I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Walang tatakbo, ah. Walang magtatago. Chara. Ni, promise, kinikilabutan na ako. Oh, kita niyo? Sino sa likod mo? Hi, Kyle. Hi, Dustin. Ah, the Kristen! You're here! Hi, number one. Hi, Ate Christine! Hi, Ate! I miss you so much. Love you, Ate. Oh, you're here. Ah, thank you. Magbasa ko og mga horror stories. Parang murag banding na namo. May piano para. Pero nakakatakot yung ganito. Wow, nandito. Malapit na sila. Malapit na yung killer. Ate Jane, hello. Ate Jane. Hello, Ate Jane. Sige, basahin natin yung ulo. Wait lang. I just wanna thank you everyone pala. Silver badge na ako. Yay! Yeah, thank you so much, but it wouldn't have been possible without you guys. So thank you so much. Yay! Pero ako kinikilabutan na. Pero hindi naman ako matakot din. Pero pagka tinugulat ako, yun yung nakakatakot. Dosing ko. I hope you guys can share my... Oh, Tita Becca, thank you so much! Tita, grabe! Di pa ako nag-start. Thank you, Tita. Tatakotin kita ngayon. Thank you, Tita. Thank you so much. Wow, apaka. Biglang nagulat. Wow, nagulat sa comment, no? Magwa nga kayo. Wow. Sino yung nasa likod mo? Hoy. Wow. Ah! Wow. Tito, parang ang cute naman ng wow mo. Parang lang nanghihele ng baby. Wow. Ang cute. Mag-isa. Ala. May kakalabit sa'yo, mama. Pag kayo, may katabi kayo matulog.
Ah, walang katuwi matulog. Parang, biglang inusar. Reda, Reda, tatakutin kita. Wow. Nalala ko tuloy sila Luke and Dustin. Sila Dustin, wow. Kaya siya, wow. Hi, Kyle. Hi, Noel. Wait lang, gusto ko rin basahin to. Basahin natin. Kailangan in character, di ba? Okay, from Jekka. Sabi niya, rinig naman ako no kahit malayo. Rinig bakit dito? Hindi. Rinig kahit dito. Jazz! Oh! Thank you, Jazz. Mahina. Sige, sige, sige. Sabi niya, oh, magandang gabi from Jekka. Sabi niya, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Gusto ko lang sana may bahagi ang aking naging nakakatakot na karanasan nung ako'y nasa kolehiyo pa lamang. Ako si Jekka. Ako nga pala yung panganay sa aming magkakapatid at kakatapos ko lang din ng high school nung panahon na yun. Nakuha akong scholar sa isang kolehiyo sa Manila at naisipan ko na doon na lang kumuha ng dorm sa malapit, kaya agad-agad din ako lumuwas para makapaghanda sa nalalapit na pasukan. Pagkarating ko sa Manila, halos puno na ang napuntahan kong dorm. Yung iba, may available, kaso sapat lang ang parehang daladala ko. Kaya nagpatuloy ako na magpag-ikot hanggang sa napadpad ako sa pinakadulo. Hindi siya dorm sa isa siyang apartment na mas cheap yung price. Halos hindi lang kalahati yung renta, as in mura talaga. Tapos sa isip-isip ko, eh mas maganda, wala akong kasama doon at mas tahimik. Mas solo ko ang lugar. Noong una, maayos naman ang pagmamalagi ko doon. Pero noong ikatlong araw, pagka-uwi ko galing school, ay doon na nagsimula yung nakakatakot kong karanasan. Sobrang lakas ng ulan ng gabing yun, kaya dali-dali akong umuwi papuntang apartment. Pagpasok ko sa loob, may nakita kong bakas ng tubig sa sahig. Parang sa paningin ko ay hugis footprints mula sa pintuan pamunta ako sa ilalim ng aking higaan. Kinabahan ako nung una. Iniisip ko na baka may nakapasok sa loob, pero nung chinek ko ay wala naman. Hindi ko pinansin nung una, pero sa totoo lang, natakot din ako. Nagtiis at naglakas loob din ako na mamalagi doon dahil wala na akong pera para lumipat sa iba. Habang dumaan ang mga gabi, mas nakakakilabot yung naramdaman ko habang natutulog ako. May nakita rin akong isang babaeng nakangiti sa aking paanan na nakasuot ng itim at may mahabang kuko. Ramdam na ramdam kong hawak ng malamig niyang kamay ang paa ko. Gusto kong pumiglas pero hindi ako makagalaw. As in, naiiyak na ako sa takot. Iniisip ko na panaginip lang para maibsan ang aking takot. Naalala ko yung nasabi ng lola ko noon na pag nababangungot ka, ay pilitit mong galawin yung daliri ng paa mo upang magising ka, at ginawa ko nga. Pagkatapos noon, nagising ako na parang naghahabol ng hininga sa takot. Dali-dali akong lumabas kahit di ko alam anong oras pa. Tumatakbo ako sa daan habang nagdadasal sa kaba at tumambay ako sa isang convenience store. Doon ko nalaman, 3:30 a.m. na pala. Nagpalipas ako hanggang sa mag-umaga. Pagkatapos ng insidente yun, umalis na ako sa apartment na yon at hindi ko na binalikan pa.
Naudlot din ang pag-aaral ko ng panahon na yon kasi umuwi na muna ako sa probinsya ulit at nagtrabaho para makaipon. Wala na rin akong balak alamin pa kung bakit may nagpapakita doon. Ngayon, graduate na ako at may sarili ng trabaho pero hindi ko pa rin makakalimutan yung nakakatakot na pangyayari na yon. No sounds. Hindi niyo ako rinig. Wow, magulat kayo. Ah! Pero, di ba parang nakakatakot yung dorm? Eh kayo ba, kung papipiliin kayo, magsistay kayo sa isang dorm na maraming kasama? Or dorm na, ano, nung mag-isa lang kayo? Gusto niyo maraming kasama. Eh, sa panahon ngayon, mas nakakatakot na yung tao. Diba? Diba? Sabi ko nga, walang natulog. Ahu! Ahu! Pabebe na ano. Multo, pero pabebe ka. Oh. Gusto niyo yun? Ano sa kinakalimutan? Kinikilamutan na ako. Pero hindi naman ako matakotin. Kaso, iman ko, diba din niyo kita? Katabi mo, sino? Dali, ikis natin. Saan yung multo? Nakakatakot ba yun? Dorm? Hi, Miss Francesca! Hello! Takot pa kayo sa vampira? Hindi naman talaga kami andito. Ano daw? Kaya pa tonight, Franks. Hindi naman ata. Ghost. Max, ganda mong vampira kagabi. Ah, oh, thank you. Run! Mga multo na lahat ng kausap mo. Wow, ang cute naman ng mga multo na yan. Bah! Habang nagbabasa, imagine ko yung... Oo, oh, na-imagine ko yung... Parang... Yung lugar mismo na nakakatakot. Mm-mm. Pero pag mas nakakatakot kung di na tayo mag-100k ngayon, yun yung nakakatakot talaga. Diba? At, Mylin! Ganun pa. Marcus! Hi, Marcus! Okay, next tayo. Next tayo. Asan yung ano? Eto, eto, kay Ronnie. Maxilicious, thank you! Eto kay Rolly. Dear Max, isang gabi naglalakad ako pauwi ng aming bahay kasama ang aking mga kaibigan. Galing kami sa pag-hunting ng panike, pero habang naglalakad kami ay may isang malaking aso na humarang sa amin. Maxilicious. Noong nag-attempt kami na batuhin ay bigla na lang itong tumakbo palayo, kaya hinabol namin. At nakita namin na biglang nag-anyong baboy. Noong babarilin na siya ng kaibigan ko, ay bigla na lang lumipad at nag-anyong malaking ibon. Baka marunong tumag-TikTok. Magaling mag-transition. Charot. Noong babarilin na siya ng kaibigan ko, ay bigla na lang lumipad at nag-anyong malaking ibon. Noong time na bumaba na siya sa isang puno ay nagka-chance kami na barilin ulit.
Nang mabaril ay tinamaan siya sa pakpak kaya bumagsak sa lupa. Pero nang bumagsak na sa lupa ay wala nang nag-attempt humuli. Humuli kasi nagbago na ulit ng anyo. Nag-anyong ta. Nag-anyong ta. Nakakatakot yun, syempre. Syempre, kukunin mo pa ba yun? Grabe, nakakatakot yun. OMG, maraming transition. Baka dati pa siyang fan ng musicana. OMG, nakakatakot yun. Tapos pagkuha daw nila, biglang naging anyong... Grabe, nakakatalo yun. Mas lalo ang kinikalabutan. Ato. Okay, sender si silent supporter. I just want you to know that I am here. Secretly admiring you as a person. I think one of the reasons why I like you is that we have the same personality. Here's my story. May intro siya. Hello. I grew up having an ability to see spirits. Lagi ko silang nakikita like they are normal persons na lang. Every summer, nagstay ako sa tita ko sa Laguna. I can assure you that their house is really haunted. A lot of spirits live there. May mga bata, mga babae, at mga lalaki akong nakikita. Lahat ng family members namin, nakaramdam dahil sa sobrang haunted ng place. Tulad ng pagdabog na magsasara sabay-sabay yung mga pinto at bintana sa second floor. Hindi kilalang boses na tawag ng iyong pangalan. Pagkatok sa pintuan ng kwarto at madami pang iba. One time, naiwan kami ng kasabay at tatlo kong pinsan. 5 years old and twins na 3-year-old. Galing sa isang room yung kasambahay. Kasama yung isa sa kambal. The weird thing is, paglabas nila sa room, iyak ng iyak yung pinsan ko calling out a name na hindi naman kilala. Umba, hindi ko makalimutan ang pangalan na paulit-ulit niyang pinanggit. Takot na takot siya habang hinila papalapit yung twin sister niya na parang sobrang worried niya dito. Umba, umba. Alam mo ba kung gusto yun ng humba? I already know what is happening. Wala akong nagawa kundi pakalmahin na lang yung mga pinsan ko dahil lahat sila takot na takot. Nababalot ng napakalakas na iyak. Saan ako? Ah, takot siya. Bahay. I already know what's happening. Wala akong nagawa kundi pakalmahin na lang yung mga pinsan ko dahil lahat sila takot na takot. Nababalot ng napakalakas na iyak yung bahay. Buong akala ko, ayun ang tunog na maririnig ko. Pero suddenly, nakarinig kami ng footsteps sa second floor. Malakas at parang naglalakad. Bawat hakbang maririnig mo kung gaano kabigat yung mga yapak ng paa. Maya-maya pa, nag-ring yung phone ko na nasa isang kwarto sa second floor kung saan naman namin narinig yung mga yabag ng paa. At alam ko na kailangan kong sagutin kasi baka yung mother ng pinsan ko yung tumatawag at nangangamusta. As someone na madalas makita ng spirits, sinuwalang bahala ko yung mga nararamdaman namin. Kasabay ng pagtigil ng yabag ng mga paa ay ang pagtigil din ng pag-ring ng phone. Bawat paghakbang ko ng mga paa paakit sa hagdan, ayun na din ang pagbigat ng pakiramdam ko. Nakita ko siya, yung spirit na gumagawa nito.
nakatayo habang nakatingin sa akin. Nagdasal ako. Aaminin ko sa pagkataong ito, natakot ako. Hindi nga ako nagkamali, registered number ng tita ko yung tumatawag. Tahimik na ang buong bahay pero akala ko lang pala yun. Yung takot na iyak ng aking pinsan ay napalitan ng napakalakas na tawa nang nakita niya ako na bumaba sa hagdan. Tumatawa siya ng malakas na nagpadagdag sa kilabot na aming nararamdaman. Dahil sa takot, napagdesisyonan ng katulong na lumabas ng bahay. Yung pinsan ko may tinuturo sa second floor ng bahay. Yun siya, oh. Nakasmile, ang sabi niya. Kinagabihan, dumating na yung aking tita. Kaagad ko siyang tinanong, "Tita, bakit ka po tumawag?" "Ha? Hindi ako tumawag." Mabilis niyang pagtanggi. "Tumawag ka po, ito." Ipinakita ko yung kanya, yung number, yung registered number ng missed call. Yung sinabi ni tita ang nagbigay sa akin ng confirmation na napaglaruan nga kami. Imposible na makatawag ako magagamit ang number na yan. Iniwan ko doon sa kwarto sa taas yung phone kung nasaan yan. Makatakot naman yun, biglang tumawag. Umba. Feeling ko talaga gusto yun ng humba. Kasi dahil, feeling ko talaga. Maring mom, saan ka? Hanap ka na. Hoy! May ganyan kayong experience. Happy me! Thank you! Gusto ko yung red light sa brown light. Oo, brahar! Okay. 24 max. Matatakot na talaga ako. Maxine Blackburn, thank you. Ito. Ito kay Once. Once upon a time. No. Dear Max, story to ni Sister Courtney from Sunday School dito sa barangay namin way back 2018. Seto na nga yung kwento niya. Sinamahan ko yung kaibigan kong pare sa isang convent sa Tagaytay dahil na-invite siya na magmisa sa foundation day nung convent niya. E di excited ako, ang aga kong nagising, yes, road trip. Yung kaibigan ko na pare na yon, tahimik siya sa ibang tao. Sa akin lang medyo madaldal siya kasi introvert kami pareho, kaya palagay loob niya sa akin. Medyo vibes kami, ganun. E di, biyahe na. Siya nag-drive. Nagbibiro pa, sabi, "Nako, masaya ka naman may kainan pagkatapos." Hahaha, e di, tawa kami. Pagdating namin doon, winelcome na kami ng mga madre sa pangunguna ni Sister Regina. Binigay na nila kay Padre yung isusuot na lang. Hindi ako sure paano i-pronounce to. Kailangan tong i-search. Chasuble. Yun. Ulit. Isusuot na chasubo. Inayos na nila mga kailangan sa mask. Ako naman tingin ng tingin sa paligid. Napapansin ko si Padre habang naggagala ako, masama tingin sa akin. Akala ko galit kasi panaylakad ako. Fast forward, tapos na mask, lumapit siya sa akin. Sabi niya, "Halika, umuwi na tayo, baka tayo gabihin sa biyahe. Maaga daw appointment niya bukas." Iba yung mukha niya. Parang naiba mood niya. Nagtataka ako kasi dinayo pa naman namin yung Tagaytay tapos
uwi agad. Diba? Nasa kotse na kami, lingon siya ng lingon sa likod. Di ko matiis, tinanong ko na kung okay lang siya. Sabi niya, oo daw, magdasal daw ako. May suot siyang Saint Benedict Medal. Hinubad niya, pinapsuot niya sa akin. Naiiyak na ako, nafirfistik ako, ano bang nangyari? Ang ginawa niya, bago umuwi, dumaan kaming simbahan, dun niya in-explain sa akin. May sumusunod daw sa amin, babae. Nakasuot pang madre, pero hindi daw yun madre. Bad spirit daw yun. Habang nasa convent kami, ay naggagala-gala ako, nakasunod na daw sa akin yung babae. Nakangisi at parang nang aasar yung ngiti. At habang sinusundan daw ako nung babae. Nakatingin sa kanya na parang nang aasar. Tapos habang nagmimisa siya, nasa likod ko lang yung babae. Parang dinidistract siya sa misa. Di ko makalimutan, sinabi sa akin ni Pali, "This is a test of faith." Sundin ko lang daw lahat ng sasabihin niya. Sa tatlong taon parang palang siya pare at yun ang unang experience niya ng ganun. Hindi naman daw siya exorcist priest para masanay sa ganun. Pero alam niyang mas malakas ang Diyos sa kahit ano. Nung nasa kotse kami, kaya panay tingin niya sa backseat, nandun daw yung babae. Sa isip-isip niya, sinasabi niya, layuan mo siya sa ngalan ni Jesus. Layuan mo siya, layuan mo siya. Di daw umalis kaya nag-decide na siya na dalhin ako sa malapit na simbahan. At dun nga sinabi niya sa akin at nagdasal nga kami. Pagbalik namin sa kotse, wala na yung babae. Hindi na nagpakita sa likod ko. Naka-uwi naman kami ng maayos. Ay buti na lang mahina pakiramdam ko sa mga multo at si padre lang nakaramdam. Sige, thank you. Hahaha, salamat sa Diyos. Patunay lang na bakit pagsubok sa buhay natin, kumapit lang tayo sa kanya at hindi tayo papabayaan dahil siya may gawa sa lahat ng bagay na mas hihigit sa kanya. Once. Shucks! Grabe, nagmimisa tapos nandun sa likod mo. Tapos, alam mo yung nakakasar kasi nakangiti, inaasar ka. Oy, wow. Hanggang ko talaga nag-end live dito agad. Asaram din si Juan. Pagtakot, mas lalapitan ka. Hindi ako takot. Pagtakot, mas lalapitan ka. Ah, Diwata! Uy, Diwata! Natatakot ako! Wag! Wag po, Diwata! Yun yung sasabi na eh, kung ano yung kinakatakutan mo, darating at mangyayari sa'yo. Uy, natatakot ako magmagsakay ng Diwata! Wag! Sidal, thank you. Grabe, nakakatakot yun. Yun yung mas nakakatakot ah. Hindi, alam niyo ba yung nag-viral na yung babae, yung sa TikTok na sinusundan yung prayer niya? Alam mo, kinilibutan kami ni kuya. As in, napamura yung kuya ko yung time na yun. Kasi bago yung nag-viral, may kinuwento na si brother ko nung time na yun. Nasa PNP siya. Kinuwento ko na ito sa PBB. Parang kasamahan niya nagilamo sa CR. Tapos may pa ano-ano sa likod pa. Parang pabalik-balik. Pacing back and forth. Tapos pagtingin niya, wala. Tapos pagilamo siya, pag ganyan niya, meron dito. Bigla siya nagdasal. Hindi ko alam po anong prayer yon.
nakalimutan ko ng prayer. Pero nung nagdasal doon siya, Our Father who art in heaven. Ang ginawa doon ng babae, Holy be your name, your kingdom. Ginaganon daw siya. Thank you, Tita Becca. Mas lalo siyang inasal. As in, nung sinabi yun ng kuya ko, kinilibutan kami lahat. Shook kami. Tapos nakita ko yun sa TikTok, sabi ko, oh my God. So hindi lang sa kasama ng kuya ko nangyari to. Pero yun nga, na-post niya. So yun yung naano ko na dapat intentions talaga, yung prayers. Hindi ko alam kasi, yung iba, hindi ko alam ha, pero baka kasi hindi na sinasa puso ng iba yung prayers. Hindi ko alam. So, sabi ko, oh my God, totoo pala talaga na may ganun yung pangyayari. As in, yung nagdasal daw yung kasama niya, pagilamos niya, sabi niya, kasi nandito na eh, malapit na, sabi, Our Father, who art in heaven, holy be your name. Tapos yung babae, Holy be your name, the kingdom, the will be done. Inasar siya lalo. Mahal kita, Maxine. Thank you. Nakakatakot yung ganun. Thank you. Hi, Rocky. Titas. Titas, patata. Tita Laura, talagang takot ka. Rawr! Tita Becca, oh my God. Thank you, Tita Becca. Naalala ko yung KPN Tito. Oo. As in, gulat nga ako nung ginawa yung TikTok na yun. Sabi ko, gantong-ganto yung kwento ng kuya ko na experience sa academy. Ewan ko ba kung totoo yun, pero ewan ko baka gawa-gawa lang yung ng kuya ko or ng kaibigan, ng kasama niya. Pero, the fact na in-edit din siya, may nagawa ng video yun. So, hindi imposible na may ganun talaga nangyari. Wait. Si Dal. May kulay Max kabada namin dito. Nga eh. Ito, next tayo. Ito naman kay Che. Itong kwento ay babahagi ko ay nangyari nung bata pa ako, mga around 6 or 7 years old pa lang ako ngayon. Ako noon, may mag-inang kinuha ang mama ko para mag-alaga sa amin at tumagal sila ng 5 years. Actually, dapat mama lang niya ang kukunin kaso matanda na ang mama niya para alagaan kaming apat na magkakapatid. Kaya kinuha na rin siya ni mama. Isang gabi, naglalaro kami ng mga pinsan at kapatid ko ng kalabasa at iba pang mga gulay na bulok na. Habang ako'y naglalaro ng kalabasa, napansin kong tumitingin sa akin ang anak ng nag-aalaga sa amin. Tapos parang gusto niyang kunin sa akin ng kalabasa. Kaya ang ginawa ko ay umalis ako. Kasi sa isip-isip ko bilang bata, akin to, hanap ka ng sayo. Pero lumapit siya sa amin at sinabing, hindi niyo ba alam na yung kalabasa ay paborito ng mga aswang? Eh kami bilang bata, natakot, nagtakbuhan, pero ang pinsan ko bilang dakilang chismoso, nagtanong pa ng, paano mo alam? Sabi niya, halika eh, papakita ko sa'yo. Natakot na ako nun kasi balak talagang sumama na pinsan ko sa kanya. Ang TANGA lang, kaya sumigaw ako ng Dana. Charot. Mirip. Tinawag ko ang mama at papa ko kaya pinapasok na sila kami. Pero biglang curious ako kung talagang paborito ng aswang ang kalabasa. Ay nilagay ko ito sa labas ng garahe. Nakikita ko naman ito sa loob ng kwarto namin kasi may siwang sa bintana. Nung pumatak na ang 12 a.m. or midnight, natutulog na ang lahat at sumilip ako sa bintana para tingnan kung nandun
pababa ang kalabasa. Pero pag silip ko ay hindi lang ang kalabasa ang nakita ko dahil nandun din ang anak ng kasambahay namin. Kinain ang kalabasa pero ang mas ikinatakot ko ay iba na ang itsura niya. Hindi ko ma-explain. Habang sumisilip ako ay tumingin siya sa akin at biglang nasa bintana siya ng kwarto. Sumigaw ako ng sumigaw at biglang nagdilim ang paningin ko. Nahimatay ako sa takot at pagising ko nasa hospital na ako. Wala namang nangyaring masama sa akin dahil dumating agad ang papa ko at sinabi ko sa kanila ang nakita ko, kaya kinausap nila ang kasambahay namin tungkol sa anak niya. At sinabi niyang matagal na daw yung niyang gustong ipagamot ang anak niya. Kaya siya nagtatrabaho pero di niya daw alam kung saan ito ipapagamot. At simula noon ay na-trauma ako sa yaya ko. Pinaalis na rin sila dahil may record din sila ng pagnanakaw sa amin. At dahil hindi naman nila kami ginugulo ay hindi na pinakulong ng magulang ko bilang ganti sa 5 taong serbisyo nila sa amin. Matagal nang lumipas pero yung takot at trauma ay hinding-hindi mawawala sa akin. Kaya huwag kayong magpapasok ng ibang tao nang hindi inaalam kung sino sila. Swerte ko lang talaga dahil dumating agad ang papa ko, dahil kung hindi, baka wala na ako dito ngayon. Yun ang isang kwentong kababalaghan na nangyari sa akin na hinding-hindi ko makakalimutan. From Che na nag-iwan na nagkasabihan, smile while you still have a teeth. Ay, mali. Thank you. Natakot ako mamaya ka na iiyak. Shucks, kalabasa pala. Ako paborito ko pa naman yung kalabasa. Paborito ko yung kalabasa. Ah, kinikilabutan na ako. Sidal, thank you so much. Ito. Ito, sender, da. Hi, Twini. I hope this letter finds you well. Ay, Charis. Horror pala dapat. Haha. So, eto na nga. Grade 6 ako noon when this happened. Pauwi na ako ng bahay from our graduation practice. Naglalakad lang ako lagi pauwi since 5 minutes away lang sa bahay yung school namin. Since graduating nga ako during that time, wala na kaming ginagawa sa school kundi graduation rehearsals. So that day, ako din yung maagang umuwi. So I was doing the same routine tuwing uuwi ako. Kinuha ko yung susi para sa main door, dun sa labas ng CR. Yung CR kasi namin noon, nasa labas pa ng bahay. And then, bumalik ako sa harap para buksan na yung pinto. Nilapag ko yung mga gamit ko sa sala. And ready na sana ako mag-binge-watch ng favorite show ko na noon sa Disney since maaga nga ako naka-uwi. Ngayon. Pero habang nilalapag ko yung mga gamit ko, I heard a squeaky sound sa second floor. Maririnig mo talaga siya kasi yung bahay niya is made of kahoy, out of kahoy. Alam mo yung parang old Chinese house, ganun yung interior ng bahay at materials is all kahoy talaga. So maririnig mo if may gumagalaw or naglalakad.
what I heard was naglalakad and nag-o-open ng drawer. So, ang initial reaction ko was, ay hala, andito na si Karen. She's my sister. So, akala ko nauna siya sa akin. So, nagmamadali akong umakyat sa taas. Excited po kasi yayain ko siya manood. Sabi ko pa, Karen, nood na tayo. While climbing up the stairs. Malakas yung sigaw ko pero di pa din siya sumasagot at humihinto sa pagbukas ng drawer. And narinig ko na yung footsteps. Eh, parang nakasuot ng slippers. Eh, dun sa taas nakaayos lagi yung mga slippers kasi magagalit si mama pag umalis kaming di maayos. Kaya nagtaka ako bakit maayos pa din yung slippers sa gilid. And di pa rin nag-i-stop yung pagbubukas ng drawers. Tuloy-tuloy lang yun. Until makarating ako sa mismong kwarto naman, hindi ako makapaniwalang kasi walang tao doon. And yung drawers lightly open. Ang tagal kong nagkatayo, siguro good for 5 seconds. Feeling ko ang tagal na nun para sa isang nakatakot at nagulat. Noong nag-sink in sa akin na there's something wrong, kumaripas ako ng takbo pababa hanggang sa gate. My whole body was shaking non-stop. Hindi ako pumasok ng bahay hanggat hindi umuwi ang mga kuya ko. Because nasa work pa sila mama at papa. So sila yung huling nakaka-uwi. I waited for good 3 hours. Doon lang ako sa harap ng gate. My story pala behind that house. That house was owned by my papa's boss sa trabaho. At pinatira kami doon as part of his compensation. Kumbaga, parang kami yung caretaker. Old Chinese house. And malaki. Kinwento ko yun sa mama and papa. Di sila naniniwala sa ghost, actually. But when they saw how I was terrified and shaking when I was telling them my experience, tinanong nila yung boss and then ang sabi doon daw, wala mismong room namin, namatay yung lola nila. And that creeps me the hell out of me even more. Up until now, ito pa din yung story na di ko makakalimutan. Akala ko kasi never ko ma-experience. Thank God, never na ulit. Tumapataas pa din balahibo ko every time kinukwento to, haha. Anyway, enjoy your life. Love you, Tweenie. Love you, Tweenie. OMG. Scary. Nakagalan. Natatakot. Minsan ba may mga bahay na parang super creepy para sa inyo? Nagtatago na yung iba. Huy. Natakot. Umipat kayo. Margaret Sidal, thank you so much. Casey Veris, thank you. Ari Jane, thank you so much. Regine. Ate Mo Robson, Irie Jane, thank you so much. Kami ngayon, Maxine. Irie Jane, oh, Chinita, thank you so much. Sa libreng podcast. Sure naman. Thank you, Irie Jane. Hi, Kuya Rupert. Good evening. Maxine Nuro ni Rob. Talaga. May nang tumatay yung balahibo ko. Hindi, ako, never pa ako na... Ate Mo Robson, thank you. Never pa akong naka... Thank you, Lord. Never pa akong nakakita. Chinita, thank you so much. Gusto mo? Hindi, ayoko. Hindi ko alam anong mararamdaman ko. Charot. Charot. OMG, thank you, Robson Cho. Maxilicious. Comedy na may konting horror. Hindi horror talaga to. I
Tita Love, take your rubs in jo. Alam mo yung sa kakatakot. Mawala siya. Uy! Di gagad yan. Boom! Boom! Multo ka ba? Bakit? Sap mo sa pakin eh. Boom! Boom! Alam mo, para kang ghost. Bakit? Sinag-ghostuhan na kita. Boom! Boom! Okay, yun. Wala sa tulog. Hoy, secret. Ikaw, secret. Late ka na nga. Nagre-reklamo ka pa. Boom! Irie Jane! Siyempre matakot talaga kayo. Lakasan natin yung music. Takutin mo sila, takutin mo sila! Ito yung content mo, diba? Takutin mo! Thank you, Ate Irie Jane! My first live ko this month. Lalang, share ko lang. Boom! Tapos nakakatakot ko. Ari, Ari, Jin, Jin. Huwag na kayong matakot. Okay? Huwag na kayong matakot magbagsak. Okay? Huwag na. Ate Morozin, thank you so much. Skyler, thank you so much. Oh, malapit na ako mag 1 hour. Lisa, Liz. Maxi Delicious, thank you so much. Hi, Buding Kabuhay. Kichona. Atapang atao ako. Tingin nga. Pwede nga yun ang salipan. Hindi seryoso meron talaga. Hindi seryoso na meron talaga sa likod mo. Nakangiti siya. Wala! Wala kang kasama! Tito Becca, thank you! Thank you, Tito Becca! Oh, Maxilicious, thank you so much. Nag-reach yung nasa. Isipin niyo mamaya, tutulog kayo. Tito Becca, thank you pagdas pagtulog niyo. Diba natulad? Pagpikit niyo. Tapos pagdilat na yung mata, may iba na siya. Boom! Hala! Hala, nakakatakot yun. Buding Kabo, thank you. Tito Becca, thank you. Nakakatakot yun. Alam mo, nakakatakot ka. Bakit? Kasi ghoster ka eh. Boom! Boom! Thank you, Aryan! Oh my kulay! Piling ko mga matapang na itong mga persons na to. Kasi, ginag-ghost sila. Hala! Kwento ulit. Walang personalan, di ba? Natakot ko yun. Love you daw, Max Ebony. Oh! Love you, Lola. Ano nga tayo mag-horror?
Mami Arlene, hello po. Huwag po kayo dito kasi nag-ano po ako ng horror story. Sige, matutakot po. Rawr! Hello po sa mga kakapasok lang. Ang kwento ko po dito ay mga horror. So, dapat matalo kayo, ha? Matakot kayo, ha? Maxi Ninja ka pala. Bakit? Pick-up lines ba yan? Next story tayo. Tatakutin natin si Tita Becca. Tita Becca! Ay guys, nandito na si Search Me. Tara na guys, tara. Bye guys! Shut up na tayo. Kusa na yung laptop ko. Nandito na si Search Me eh. Tara na. Off ko na to ha. Ingat na kayo. Bye-bye! Bye-bye! Good night! Good night everyone! Good night. Charot lang. Hi Search Me! Nag-boy din si Search Me. Late na eh! Late ka. Late ka, Search Me, ah. No. Attendance. Pagbukas ng ilaw. Ay, katabi na. Uy, sana all! Sorry, ma'am. Okay lang yan, Search Me. Okay, mag-ano na tayo? Continue na tayo sa kwento ko. Takutin natin si Tita Becca. Rob Sinjo, thank you so much. May shadow. Rob Sinjo, Leah, may muto na account natin. Rob Sinjo, sige nga kung matapang ka. Fish mo nga ako. Pwede. Stricken parents ko eh. Ayan na, takutin na natin si Tita Becca. Eto na. Ay na. Kay Ate Marie. Good evening. Alam mo ba, marami akong horror story na baon dito. Ngayon sure ako na alam mo na. Please lang huwag kang matatawa. Seryoso po ito tulad ng mga joke ko na seryoso. Simulan na natin. Nanonood kami ng kaibigan ko ng volleyball. Natapos yung game mga 10 PM na ng gabi. Pauwi na kami noon 5 kami sa sasakyan sa may driver seat ako nakaupo. Tinatahak na namin ang tulay sa may San Pedro, Laguna nang biglang may tumawid na lalaki at nabangga namin. Napasigaw ako din nagulat lahat ng mga kaibigan ko. Napatigil kami bigla at biglang tinanong nila bakit ako sumigaw. Sabi ko, nakabangga tayo. Then minura nila ako lahat. Wala daw tao na tumawid. Sinilip namin yung daan. Wala nga tao. Nagmadali kaming sumakay at pumunta sa pinakamalapit na fast food para magpakalma at nagpray na rin kami. Sabi ng crew marami daw talaga nagpapakita doon sa tulay na yon kasi marami daw na bangga doon. Salamat Max, hanggang dito na lang. Happy Halloween. Ibig sabihin nun Ate Marie, may third eye ka kasi hindi nila nakita tas nakikita mo. Baka, kayo ba, naniniwala ba kayo dun sa parang pag may tulay na ginagawa, may alay? Kasi may naririnig ako, di ba may kwentong ganun? Pag gumagawa ng tulay, di ba kailangan may alay? Kahit sa mga malls, alam niyo ba yun? Or naririnig niyo na ba yun? Patako. Ha? Totoo? Si San Juan. Ano yun? Search Me, thank you. Thank you, Search Me. Pero, folks, paanong alay? Gahanap ng ta.
search mo. Thank you. Para mas matibay. Kuya, ngayon yung naririnig ko eh. Search me, thank you, search me. Oh, malapit na tayo mag 1 hour. Search me, thank you. Eh, paano yun? Maghahanap sila ng buhay, tapos yun yung iaalay. OMG, kaya... Search me. Nakaka-kinky. Sino sila? Search me, thank you. Malapit na ako mag 1 hour. Yay! Ilas pa nas Laguna sa may up yung never ending video pang midnight. Pero, yung mga story na may parang nakasagasa, yun yung nakakatakot. Pero, never pa na-experience. Yun na-experience namin. Pero, totoo talaga, so nakita na lahat. Yung parang pusa na bigla-bigla na lang tatawid. Pero sa layuan, hindi mo naman masyadong makikita. Yun nga, hindi naman makatotohanan, pero yun yung parang hakaka nila, diba? Yun yung naririnig ko din eh. Hindi natin masasabi kasi hanggat hindi yung paano prove ka na. Pero yun yung sabi-sabi. Mall, tulay, yung mga malalaking establishment. Tuloy na yung pintuan. Sige, tuloy natin yung pintuan. Sorry! Okay. Sender si Green. Ang lalaking may itak. Para siyang... Itong pangyayaring ito, madalas ko nang naranasan simula nung bata pa hanggang nagdalaga na ako. Mga 8 to 9 years old ako nung una, nung nangyari to. Ako, nag-iisang babae sa aming limang magkakapatid and pang-apat ako kaya alagang alaga din ako ni mama at papa. Pero may isang beses daw na kinukumbulsyon ako ng malala. Ang sabi, search me, thank you. Nabati daw ako, kakalaro malapit dun sa malaking puno sa likod bahay ng kaibigan ko. Ang kinwento nung ni Mama, dumating daw yung malaking puno sa... malaking daw yung point na nag-agaw buhay na ako. But thank God, nakasurvived ako at that time. Pero pagising ko daw... Nataranta ako at paulit-ulit ko sinasabi na may humahabol sa aking lalaki na may itak at papatayin ako. Noong mga panahon ngayon, feeling ko totoo lahat na nangyayari. Dama ko din yung hiwa sa likod ko na gawa ng itak. Pero pinagsawalang bahala na lang nila kasi panaginip lang naman daw yun. But nagmula noon, halos buwan-buwan ko na napapanaginipan yung lalaking may itak. Sa panaginip ko hapon daw noon at nasa bundok ako. Yung tanging daan lang ay isang makipot na lupa. Tapos sa kanan ko ay puro bahay at sa kaliwa ko naman ay puro puno. Talahib na. Tapos sa dulo ng daan ay may hagdan na sako ng lupa. At pag-akyat mo ay bahay na daw namin. Tumakbo ako pauwi para makahingi ng tulong sa pamilya ko dahil hinabol nga ako ng lalaki may itak. Pero pinagtataka ko noon bakit yung mga tao nakatingin lang sa akin na blanco ang mukha.
As in lahat. Walang gustong tumulong o gumalaw man lang. Pero tumakbo lang ako. Nang tumakbo. Hanggang makarating ako sa hagdan na sako. Tapos nung nakaakit na ako, bumungad sa harapan ko ang mga wala ng buhay na katawan ng pamilya ko. Pira-piraso ang katawan habang nakatali ang mga kamay. Natulala ako at di ako makagalaw ng katawan ko sa gulat. Para silang mga baboy na kinatay. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa di ko namalayang nasa likod ko na yung lalaki. At kada akmang tatagaan niya na ako, bigla-bigla na lang akong nagigising ng pawisan at masakit ng likod ko. Paminsan nagigising din ako na nakanganga ang bibig ko habang nakatapat sa bintana. Uminsan sa salamin ang mukha ko. May isang beses nga pagtapos ng panaginip na yun, pagdilat ko, nakaharap na ako sa bintana at nakasilip mula sa labas ng bahay. Yung pinsan ko pero nung mukha ko. May isang beses nga pagtapos ng panaginip na yun, pagdilat ko, nakaharap ako sa bintana at nakasilip mula sa labas ng bahay ng pinsan ko. Pero nung sumigaw ako, biglang nawala. Kabadong-kabado ako that time. Feeling ko napakadaming nakatingin sa akin. Kaya pintulog na lang ako nila mama at sa tabi nila. Ayon sa pagkakaakala ko nga, nasa 30 plus na beses ko na siyang napapaganipan at lahat yun ay parang totoong nangyari. As in pa ulit-ulit. Hanggang sa mga oras na sinusulat ko ang mga kwento na to ay tanda ko pa din ang itsura ng laki yun. Madungis ang katawan na parang nagpagulong-gulong sa putikan. Nasa 40 to 45 years old. Nakangiti at nanlalaki ang namumulang mga mata na animoy luluwa na. Nag-research na din ako about it and sabi doon, baka daw nangyari na siya sa past life ko o baka mangyayari pa lang. Nakasanayan ko na din na gambi-gaming magdasal bago matulog paminsan ay magsimba na din para di ako mapaniginipan noon. O di ko na yun mapapanaginipan. So ngayon, ilang buwan ko na siyang napapanaginipan at sana hindi na mangyari ulit. Kaya madalas din akong puyat at may insomnia na ata at kakaibas na, na mapaginipan yun. Actually, mag-isa lang ako dito sa kwarto habang sinusulat ko kaya baka magpuyat na naman ako. Thank you. Takot kayo, no? Wala. Ate mo, Robson, thank you. Oh, 50k na tayo. And then 1 hour na tayo. Thank you, guys. Walang magugulat. Ang matutulog agad lang. Sige, mapapaganipan. Sige. Pag natulog kayo agad. Ito, next. I'm sure hindi lang ako nakaranas nito. May nakapagsabi sa akin, mas maganda pa daw mamatay habang tulog ka. Walang hirap at hindi ka nasasaktan. Ang sabi pa sa akin, yung mga kinukuha daw ng Diyos habang tulog ay yung mga mabubuting tao. Inuutusan niya ang mga anghel para kunin ang mga kaluluwa ng taong tulog. Pero minsan hindi mainat ang anghel kaya nahuhulog yung ibang kinukuha nila. Diba't minsan bigla ka na lang nagigising pag pakiramdam mo nahuhulog ka or bigla ka lang bumabagsak? Oh, guys, naranasan niyo na ba ano bang meaning nun? Kasi may time na nung napanaginipan ko, as in nahuhulog ako. As in iyak ako ng iyak. Tapos paggising ko, puro pawis na. Falling while sleeping. Anong meaning nun? Ano kayong... talaga? Ayan yung theory.
Pero dati pa yun eh. Like, okay. Search ko na yun. Yun din, isa din yun. Napanaginip. Napanaginip. Pero ito. Ito, ito. Seryoso to. May panaginip pa rin siya. Hindi ko makakalimutan. Nasabi ko na ba? Pero nasabi ko na. Ano, rebulto. Diba? As in, hindi talaga nagsisimaling. Yun lang yung napanaginipan ko. As in, rebulto na. Pinagsasampal niya ako. Tapos, iyak na ako ng iyak. At tapos, nakangiti lang siya. As in, tapos, parang hinahabol niya ako. Eh, yun lang. Yun lang naman yung parang verse talaga na napan... Magsimba ka lang. Basher. Uy, gabi. Hindi. Yun lang. Pero, siyempre nire-respeto ko din talaga. Takot ako. Kasi may mga priest din kasi yung mga ibang ninong ko, yung grandfather ko. May dalawa akong paring ninong. Hindi ko din siya na... Ano, yung... May bulto talaga na sinasamba natin. Hindi ko siya natanong. So, natatakot akong sabihin. Kasi baka parang, diba? Rebulto yung sinasamba, diba? Sinasamba siya. Eh, yun yung napanaginipan ko eh. Kasi yun nga. Tapos parang hinahabol lang ako. Tapos parang pinagsasampal. As in, pag gising ko. Pawis lang ako, pawis. Hindi bang naiyak. Hindi ako naiyak. Pero pawis ako. As in, sobrang takot ako. As in, nightmare talaga. Yun lang naman. Yun lang. Pero never pa akong nakarinig ng, I mean, nakakita. Ate Morobs here. Thank you so much. Masyado ni Carlita. Thank you, Ate Morobsy. Hindi nakakatakot kasi ano, parang weird lang, di ba? Parang weird lang yun yung thank you. Bakit? Ano mayroon sa shadow? Tapos na ba? Natakot. Tapos na ba kwento here? Isa na lang. Isa na lang yung kwento dito. Isa na lang siya. Max may mumu. Saan? Kikish natin. Yan yung mas bagay sa revelation. Tita Becca, thank you! Hindi naman pala nakakatakot. Hi, I'm strong. Tingin nga! Patingin nga ng strong! Ito. Ano yun natin? Kasi last na naman. Ang kwentong ito ay nasaksihan ko lamang nung college pa ako. Yung sender si Navigator. Ang kwentong ito ay nasaksihan ko lamang nung college pa ako. During our training sa ROTC. I was an ROTC officer during my college days. During summer, para tumaas rank mo, you need to join the 45 days training inside the camp. I was a volunteer since wala akong magawa sa bahay. I was a senior officer that time. We were in charge with the girls, their banks, sleeping room, or the sniper area.
which is ang likod nun is a mangroves. One day, may dalawang girls na laging nanghihina. Sinisilok sila at di makahinga. So, dinala namin sila sa hospital inside the camp. And the doctors told us na may asthma daw sila. Asthma lang daw. They passed by, nag-start na ang isa na magwala. Their mates called us kasi si girl one daw, di makahinga. So, mukyat kami kung saan sila and she started screaming. And tinitingnan niya kami ng masama. Our officer in charge, or OIC, started to pray over, held her hands, and she started screaming. And again, ang lakas niya, even boys were trying to help, holding her arms and let her hold the rosary. Afterwards, bigla siyang nanghina at nawalan ng malay. Di niya alam anong nangyari. The next day, we are preparing for our things kasi after 2 days, tatawid kami ng Samal Island. May cougar din kasi doon na every summer doon kami nagtitraining. Bigla na lang nangisa yung isang girl doon sa lecture hall namin. Ang ginawa is pahinga siya sa table. Pinahawak ng bala both hands and niya habang pumapalag. Galit na galit siya at sinabi niyang tama na. Pero di siyang pinapaniwalaan. Kasi iba yung boses. Boses lalaki na ewan. She even tried to camouflage. Sabi niya, okay na ako, mate. Bitawan niyo na ako. Tapos nung hindi binitawan, galit na galit ang boses niya. Hanggang sa nanghina ulit at nawalan ng mali at nung nagising siya, di niya na alam anong nangyayari. Ang haba na ng sulat nito. Ha, pati ako nakihingal na din. Pero kidding aside, natapos nila yung training sa Samal Island. Walang nangyari. Smooth lahat. Pero the last night nila, dun umatake na naman at nag-decide na maghanap ng albularyo. Sinasabi ni Mamang Albularyo na bawal pala itawid sa dagat. I don't know why. Di ko na inalam pa. Pero nung nakabalik kami sa camp, sumama ang albularyo at in-inform na din ang parents niya about sa nangyari sa kanya. Napagalaman namin na may nakatira pala sa mangroves na nagkagusto sa dalawa. Pero mas malakas ang kapit ng nagkagusto sa kanya kasi nga daw mahina ang faith niya. Yun yung sabi ng mga batchmate ko. Di ko din sure. Focus ako sa isang girl lang kasi yung isa mild lang naman. Di nagwagi ang kaaway. Hanggang sa natapos ang training, nag-get together kami. Nag-beach kami. Yung mate ko na nakumakausap sa girl na yun, nag-share na sa kanya ang sabi gusto lang talaga daw siyang dalhin sa mundo ng hindi kaya natin. Muntik na siyang sumama kasi maganda daw doon. Walang problema at puro saya lang. Buti na lang, her parents showed their love to her more than enough. Kaya ayaw niya iwanan parents niya. Only child lang pala siya and that's the end of my story. O talaga ito. Yung laway ko. Kita ng dalawang eyes ko lahat ng pangyayari. Maraming salamat sa pagbasa. Oh, Tita Becca, thank you, Joa. Thank you so much, Tita Becca. Thank you so much, Tita Becca. Casey Berries, totoo talaga ito, dalawang eyes ko lahat na nangyari. Maraming salamat na kinigit sa pagbasa ko. Alam ko mahaba, oo, mahaba nga. Okay lang yun, rar. Thank you, Tita Becca. Oh my God, ganun pa to yun. Nakakatakot. Kasi, paano yun pag nagugustuhan ka ng multo? Parang gusto nila na mapapa sa kanila ka. Tita Becca, thank you. Yun nga, no? Hindi pwede matulog.
Sige, Pen, paano kami makakatulog niyan? Okay lang yun, pagtulog niyo. Tapos may katabi na pala kayo. Ay, yun yung nakakatako. OMG, pag nagpapabango, hala, ganun ako. Libat kero. Ah, nakalive pa rin si Rob. Okay. Natakot pala kayo, ha? Ate Bambi, hello. Yun naman ang yung lahat ng stories. 10 lang nang nag-send. Ako hindi ako masyado natatakot sa ano. Hindi ako masyado natatakot pag sinasabi. Pero mas natatakot ako pag pinapanood ko. Pag ayaw magpatulog. Saan ako pinatatakot? Yung nag-transform na biglang naging yun yung nakakatakot. Kay Rolly. Doon ako. Yung transition eh. Baka nagti-TikTok yung multo na. umba. Ay, ang gusto niya. Gusto lang humba. Tapos na. Mag-end na ako. Gusto mo yung ba mag-end ako or magla-live pa ako ulit? End na tayo kasi yun yung wala naman ng ano. Nabasa mo na lalaka. Nag-mute? Huy! Wala nang kwento! Tapos na. Yun ang talaga nagpadala ng kwento. And by that, I'll end my live na. Mahal kita, Maxine! Hindi ako natatakot. Sige nga. Patingin ko nung face mo. Yung mga vampira. Yung mga vampira. Mga vampira kami ni Rob eh. Actually, walang ganap nun ah. Okay. Story nun. Eh, story ko ba? Kumbaga, basta, naganap kami. Then yun na ano namin. And then yung fangs namin. Ano yun? As in, naganap ako ng pwedeng fangs kasi yung na-order namin. Ano? Parang laruan na teeth. So, parang hindi siya maganda tingnan. Tapos yung ginawa ko, ano ba yung fangs na gusto ko? Naghanap na ako sa marketplace. Wala pa talagang thermoplastic na moldable na beads. Hindi ko lang ako maghanap na ito, sabi ko. Tapos bigla akong naisip, alam ko na. Mentos. Mumuya mo, tapos imamold mo na. Yan yung ginawa namin. Tapos tawa ng tawa si Rob siya. Sabi ko, we don't have choice. Bakas na lang. Oo, as in, nagpag-grab ako ng, grab pabili. Sabi ko, kasi yung idea ko, pwede nails. Kaso pag nails, maghahanap pa ako ng glue na pwede sa teeth. So sabi ko, okay, wrong choice. Tapos naghanap pa ako ng marketplace. Sabi ko, thermoplastic beads, you just need to put it, tapos let's sink it sa hot water. Tapos yun, from Pampanga pa yun, so walang nagde-deliver kasi malayo. Sabi ko, wala. Hindi ka may vampire without it! Sabi ko, oh my God.
Tapos biglang, ting! Ayun. Naano ko. Sabi ko, okay. Okay, sabi ko, Mentos na lang. Ayun, nag-grab ako. Sabi ko, kuya, papili po ng Mentos. Kuya, yung walang flavor po, ha? Yung original po. Yung original po, ha? Tapos, nag-sample ako sa sarili ko. Sabi ko, oh my God, pwede siya. Tapos nung, nag-ano na kami ni Rob. Nung in-explain ko na sa kanya, nag-ano na ako nung parang cellophane. Nabi parang, yung pangkamay, parang siyang gloves, pero plastic. Like plastic gloves. Sabi ko, okay, we don't have a choice. You just have to chew the Mentos and then mold it. So pagkatapos kong i-mold, nakanganga lang kami the whole time. Nga lang. Pagkatapos sa picture, okay, pwede na. So kami lang yung vampire na sobrang bango yung hininga. Kasi Mentos yung fangs namin. Sino kayo dyan? Hindi naman. Si Rob, tawa siya ng tawa. Tapos ako, seryoso lang. Sabi ko, bakit? Wala naman. Sabi ko, ano? Eto, ipapakita ko sa inyo. Mas marami pa to. Eto, oh. Ay! Marami pang natira. Huwag nyo lang pag-sample eh. Nakakainin ko to, syempre. Diba? At least pag kinagat ka, ma'am, ano, candy. Fresh yung mouth ng... Fresh talaga yung mouth bumper. Oo, fresh yung mga mouth namin. Kasi yung pangil namin, yung tanks namin. Gawa sa Mentos. Walang makakapigil sa amin, mga vampir. Diba? Eh, di mas naging memorable yung Halloween pa-costume namin. Bukod sa... And alam nyo ba, yung place na pinag-picture kami. Kasi walang tao. Eh, kami lang yung nandun. Ayun nandun. Kami lang nagpa-party. Kasi walang party nangyari sa amin. Di, kami lang nag-party. Bakit ba? Yun yung story nun. Uy. Yan, Mentos. Mentos yung pangalan namin. Tapos pag ano namin, ay ko, don't close your mouth! Don't close your mouth! Gano'n lang kami. Ayun. Oh, guys, I need to... Ay, wait lang. Magpapa 2 hours na lang ako. Ako, mabilis lang. Mabilis lang kasi nagawa ko na. Tapos, sirap sabi, Ayun, yun yung fangs Mentos talaga yun. Kasi wala nang choice. Kasi kung... ano, hindi namin mapamanindigan yung vampire namin. Kailangan talaga may pa. Oh, diba? So, hindi na natagaling. Oo. Diba? Yun yung naisip ko. Kasi wala nang, yun nga, hindi, wala na kami mahanap. And kung pupunta akong mall doon, parang nalanganin na. Mentos. Oh, guys! Oh, thank you so much sa mga nag-support sa akin para mano yung virtual gifts. Para mano yung silver badge ko. Thank you so much. Eve, hello! Guys, sa mga kakapasok pa lang, tapos na yung story. Wala na, oo. Huwag na kayo matago. Gusto nyo ba mag-relive ako para mapalitan yung ano natin? Yung profile. So next time na lang. Mag-relive ako after. Update ko na lang kayo.
Mag-i-end ako by 10, by 11. Mag-i-end ako by 11. Wala ka pa bang pangin? Mag-mentos ka na. Kahit bata ka pa sa may mga. Thank you. Hindi ko maano eh. Hi, Anyan! Hello, Brian! Tapos na yung horror story. Natakot ba kayo? Takot kayo! Sabihin yung natakot kayo! Sa PBB, wala. Wala naman. Wala naman nakakatakot. Si Kuya, oo. Tinatakot kami. CR. Wala. Wala akong nasa CR na nakakatakot. Ako lang yun doon. Wala na akong kwento. Mag-i-end na ako by 11. Joanne, thank you so much. Ay lang. Wala pa yung background music kasi wala na. Rob ni Max, hi, God loves you. Mag-i-end na agad. Yeah! May shadow na. Patingin niya ng shadow. Wala akong nakita shadow kanina. Pretty ghost. Pwede naman, first live. Ah, oo, first live ko pala to. Dapat, ay, oh, dapat, ano, Bena Mano. Ano to? 100 million. Shara! Biglang ng budol. Habang, tinakot kayo, tapos biglang ng budol, no? Ate Mina? Ate Mina? Ate Mina! The Survivor! What time ako nag-live? Nag-update naman ako sa Twitter. Nagsushadow yung ulo? Hindi ko na ano. Leo, Rex, may shadow sa likod. Siyempre shadow ko yan, di ba? Guys, I'll end by 11. By, yeah, 11 p.m. Hi, Rays! Sino ang magagalunghan kita? Hello, Rays. God loves you, hello. May tao. Isapukin natin. Nasaan yung tao para sasapit. Hi, Renzo! Thank you. Hi, Lucas Lakas.
Andiyan si Mami Flora, pati rin na ako. Maria! Lucas, lakas! I'll end by 11 PM, guys! See you on my next live! Oh, Lucas, thank you so much. Glenatics, thank you. Jay, I love you too. Marie, thank you. Aray. Babe, asan ka na? Para na. Mas may inedit ako sa isang araw. Really? Jean! Hi, C! Thank you, C. Yeah, kasi may delikados eh. So, probably, may mag-chuchuki on Saturday. Guys, sana supportahan yung 7th episode ng The Chosen Ones. Thank you, C. Yay! 7th kiri tayo! Yay! Sana makatulog kayo later, no? Thank you, Tita C! Buding kabo! Thank you! Aryan! Aryan, di ka ito nag-ano kanina sa horror story ko. Dapat matakot ka. Matakot ka, Ate Aryan. Thank you so much, Buding Kabo. Thank you, Ate Morobs. Ate Marie, thank you. For the late. For the late ka pala eh. Thank you, Ate Marie. Yeah, mas maliwanag na. Okay, sige. Buding kabo, thank you. Everybody, thank you so much. Oh, malapit na mag 11 PM. I'll end by 11 PM, guys. Wala akong nakita. Hindi ko talaga nakita. Seryoso. Or baka hindi ko na nakakalimutan ko ata na mapansin. Nakalimutan ko ata mapansin. I don't wanna be you because I want to Chinese. Char. Taga na. Matapos takutin, no? Magpapaano. Tutulog na ako. Bago matulog, syempre papraktisin ko muna yung langga ni Tita Lord para sa next live ko. Confident na akong kantahin yun. Thank you, Buding Kalbo. Di ba, Tita Lord? Mas good, bro. Mas good. Mas good. Thank you for asking. Oh, 84K na pala tayo. Thank you so much, everyone. Okay.
kucha kucha cha e me i do. Okay, yay guys, hapit, malapit na ako mag 11. Malapit na ako mag 100k. Pero mag-end na ako by 11 PM. And see you on my next live. Ngayon. Oh, Tita C! Thank you! OMG, thank you, Tita C! Yay! Grabe yun! Hi, Kazuki! Oh, Tita Becca, thank you! Yay! Malapit na ako mag-ananit. Thank you, Tita Becca! Bomber Jess, thank you! Buding ka ba? Thank you, everyone! Aray, ang kilay ko. Thank you, Bomber Jess! Thank you, Mika! Yay! Ananit kayo now. I'll end by 11 PM, guys. Ang takot ka. Thank you so much, everyone. Oh, thank you, Mika. Bomber, just thank you. Ate Morobsin, thank you. OMG, thank you. This is my first live of November, guys. So thank you so much for dropping virtual gifts. Bomber, just thank you. VVS, various bomber short kicks. Thank you. Bomber, just thank you. I'll end by 11 PM, guys. Makakapasok pa lang. Hello, but I'll end by 11 PM na. See you on my next live, okay? I'm just so happy na ano ko yung request nyo, yung Halloween special. Ang good talaga na i-dog show yung story. Reda, thank you! Hindi ako natakot. Yung kay Rolly yung tinatakot na ka. Hi, Ate Gina! Bomber, just thank you! Multuhin ako. Thank you! Thank you! Thank you, Rodita Suprof. Thank you so much, Tita Lore. Thank you so much, Nita. Thank you so much, everyone. My lovies. Thank you so much. Wait lang. Babasahin ko na yung, yung top gifters. Okay. Casey Berries. Wait lang, dito na lang. Start tayo, Berries Farmer. Leia, Berries Farmer, Mylin, Lisales, Joanne. Into Robson, happy me. Thank you so much. Wait lang nga. Mahal kita, Maxine Jazz, Casey Beres, Bomber Jazz, Mika, Marielle, Ariane, Lucas Lacas, Robson Jose, Saida, Ate Marie, Maxilicious, Irie Jane. Wait lang.
Tita Love, thank you, Chinita. Search me, thank you, Buding Kalbo, thank you. See, thank you, see, Ate Mo Robson and Becca Max, thank you so much po. Sammy, thank you so much. Love you all, guys. She's gone. Chinita, Didat Map, good night po. Good night everyone. Thank you so much for dropping virtual gifts. Thank you so much. You know that I really, really appreciate y'all. Thank you so much. Or mag 2 hours na lang kaya. 1 and 40 minutes na ako eh. Sayang. Pero sige na, bawi ko na lang next time. 11 PM. 2 hours ko na lang. Darling John! Sige, 2 hours ko na lang. Bawiin ko na lang next oras. 11 PM mag-i-end na ako. Binati ka. Really? Hello po. Lola, good evening po. Yes, guys. I'll end by 11 PM. Lola Tessie. Lola Tessie, hello po. Hi, Sammy. Thank you, Sammy. 11:10? No, I'll end by 11. I'll end by 11. I'll end by 11 PM. Hello, yeah. Ah, hello po. Good night, everyone. Sammy, thank you so much. Guys, thank you so much for joining my live and dropping virtual gifts. Thank you so much. Nakapa 100K tayo. Thank you so much. To my top gifters, Tita Becca, Timo Robson, and C. Thank you so much, everyone. Thank you so much, my lovies. Instead of everyone, I'll say lovies. Two minutes left. Bye-bye, guys. Thank you so much. Fix. Thank you, Vic. You know I'm your type, right? Mark your calendar, tonight's gonna be a life's high. Light. Boy, we gon' roll up, we gon' roll out, look. This is the land of fact. I'll end by 11 kasi para hindi magtataka yung kakapasok pa lang tapos, ano. Jason, thank you so much. Thank you so much for supporting me since PBB. At yung mga taong talagang, kahit wala pa ako nung nag-PBB na laging nandyan. Thank you so much. Pag hindi ako makatulog, si Max tatawagan. Eh, paano kung may ibang katawag ako? Charot! I'll end by 11 na. Bye! Tagal mag-11? Shut up and just happen.
Arian, thank you so much. Hindi kasi para hindi magtaka yung casual viewers pagpasok nila. Wala nang stories. Buti sana kung ibang content, diba? Eh, ngayon kasi takot-takot content tayo. Eleven na, bye-bye everyone! Guys, thank you, okay. Thank you so much to everyone po, to my lovies na nag-drop ng virtual gifts sa nung October ko. Ngayon din ako mag-thank you. Thank you so much, guys. Nakuha ko yung silver badge. Without your love and support talaga and your help, hindi ko makukuha yun. Thank you so much. My berries, shortcakes, to the BBS, the Bummer's Berry Shortcakes, and sa mga casual viewers na nag-drop din. And especially to my top gifters, kahit sa mga hindi nag-drop, yung mga naglaan ng time and oras nila na para panoorin nyo na yung live ko. Thank you so much, guys. And I consider you all as my lovies. Instead of saying everyone, I'll say lovies. So I'm just so thankful. Thank you so much. Okay, spread love, spread kindness and positivity. And just know, guys, that you always inspire me, okay? Love is angiti pag na. Bye. Always inspire me, guys. And I will always do my best. Love you guys. Bye-bye. Ako po si Rob Blackburn, and I play the role of George Warrington. Of all people, you guys chose me, and sobrang honored. Parang huge step up para sa akin. With this soap, you can start a new life. Make people respect you and prove your worth. The land where you're right. I'd definitely buy the soap if I were you. Stop! Please stop! Hi, ako si Maxine Trinidad and I play the role of Emma. A great, great opportunity for me to showcase my talent, specifically when it comes to acting. Ako si Emma. Ito ang soap na hindi scam. Ayaw ko sa lahat yung mga nasa scam at naluloko, be. Pero dito sa Astra Nueva Bath Soap, yung perang ipambibili mo, worth it. Dito ang boto mo dito sa The Chosen One, ang piliserye ng bayan. At sa iyong pagboto, baka ikaw na ang The Chosen One na manalo. Bumoto using your device, iscan ang QR code o mag-sign up sa PAI website. Sa sign-up form, kumpletuhin ang mga detalye. Ilagay ang valid GCash number. After mag-sign up, pwede ka nang mag-login tuwing boboto. Pipili ka kung sinong player ang gusto mong iligtas at mabuhay sa serye hanggang dulo o panghiranging The Chosen One. May 3 rounds ng botohan kada Sabado. Kung nakasagot ka na sa round 1, may raffle entry ka na. Pero pwede kang sumagot ulit sa susunod na round at makakatanggap ka ng prompt question kung nais mo bang gamitin ang iyong second or third entry. Dito, bida ang lahat ng katropays na bumoto. Kahit anumang round ang sinalihan mo, may chance kang manalo dahil pipili via randomizer ng 5 winners na mag-uwi ng 1,000 pesos each kada Sabado. Maliban sa premyo, hawak mo din ang kapalaran ng kwento. Kukunin ang sum of votes per round ng botohan at dito malalaman ang standing ng bawat player mula top 1 hanggang sa dulo ng bida board. Ikaw katropay ang bubuo sa kwento kung sinong player ang maligtas o maliligwak sa teleserye ng bayan. Kaya boto na at iligtas ang iyong The Chosen One!